I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Mapagpalang araw po sa lahat. And welcome po ulit dito sa ating channel. So, and kumusta po kayo mga ka-farmers? Shoutout pala sa lahat nating mga supporters dito sa aking channel. Nagpapasalamat pala ako sa lahat-lahat na sumusuporta po dito. At hindi nyo po pinapabayaan ng itong ating channel. So, andyan po kayo laging nakakasuporta. So, ngayon mga ka-farmers, tapusin nyo lang po itong video. Dahil meron pa akong i-share dito patungkol po dito sa aking talungan. At dahil meron na ulit po akong bagong nagamit itong insecticide. At talagang masasabi ko pong napaka-epektibo. Ayan, nagpapasalamat pala ako kay Sir Noel Duque. At siya po yung nagbigay po ng tip sa akin kung ano po yung insecticide na bagay pong gamitin dito sa ating talungan. So lalo-lalo na po sa mapinsalang insekto na thrips at saka mites. So alam po natin yung mga magtatalong mga ka-farmers kung gaano po maminsala yung mga thrips, lalo na po sa bunga ng ating talong at sa mga dahon. So sa una-una po mapapansin natin mga ka-farmers sa insekto na thrips na po yan ay nangingitim na, nagiging kulay brown na po yung ilalim ng dahon ng ating talong, at yung calyx po ng ating talong ay yung green po nito ay nagiging kulay brown po siya mga ka-farmers, at yung bunga niya ay nagkakaroon na rin po ng gasgas. So nabali nangyari na rin po dito sa aking talungan mga ka-farmers, at nagkaroon na rin po ako dito ng thrips. Pero so nalunasan po kagad dito mga ka-farmers dahil gumamit po ako ng insecticide na ito. So ito po ay siya po ay produkto ng BASF. So so maganda po siya mga ka-farmers gamitin para sa thrips, at medyo may kamahalan lang po siya, at matipid naman pong gamitin, at talagang masasabi ko po sa inyo na epektibo po dahil ay kahit isang beses ko pa lang po ito mga ka-farmers na subukang gamitin, at talagang napatunayan ko talaga mga ka-farmers na ito po talaga ay okay, at maganda po siya sa ating talungan. At so sa dati pong ginagamit kong mga insecticide, so okay rin naman po siya sa dati, dahil alam, pero dahil po mga ka-farmers ay
alam po natin yung mga insekto ay nai-immune po yun. So dahil kung isang lason lang po lagi ang gagamitin natin at tuwing isang linggo yun lang po ang gagamitin natin, hindi po tayo gagamit ng ibang lason, lalo na po kung isang active ingredient lang po. Bibili tayo ng lason, ibang kumpanya, pero yung active ingredient niya ay parehas lang. So wala pa rin po yun, mga ka-farmers. So isang tips din po, kapag bibili po tayo ng mga insecticide at nirekomenda po sa atin ng binibilan natin, so wag po tayo titingin sa pangalan ng insecticide o sa sinasabi nila, na kung sasabi nila na epektibo, yung masasabi ko lang talaga, mga farmers, epektibo nga po yung lahat po naman ng lason, pero tayo po ay naghahanap ng pinaka the best po na hindi po tayo gagastos. So kasi na ano ko na po yan, mga ka-farmers, no, dati kung ano po yung sinasabi sa akin na insecticide ay kagad ko po binibili, at lalong-lalo na po kung nagtitipid po tayo, mga ka-farmers. So yung masasabi ko lang po, so huwag tayong titipid, huwag natin pong tipirin yung ating mga halaman, lalo na po dito sa gulay. Dahil kapag tinipid po natin ito, so humihina rin po ang pagbibigay nila ng produkto. So dito, mga farmers, no, sa akin, talagang alaga ko po ito. Alaga ko po sa foliar at sa insecticide. Dahil syempre, yun nga, mga farmers, dahil masyadong madapuin itong talungan natin. Lalo na po kapag nagsisimula na po itong mamulaklak at tulad po nito, mga ka-farmers. At dito na po nagsisimula na dumadapo yung mga insekto. Kaya kailangan lang natin na panatilihin. At tuwing after harvest ay mag-spray na po tayo ng insecticide na kung ano po ang ginagamit natin. So yun po sa lason na sinasabi ko, mga ka-farmers, na bago ko po, so first time ko lang din po ito ginamit, pero dati pa po ito nirekomenda sa akin. Pero ngayon ko lang po, nung nakaraang linggo pa po, nag-spray ako dun sa aking banatiking, at masyado po dung maraming trips at ng problema na ako dun. At ako, nakasubaybay kayo sa aking channel, napapanood nyo po yung mga video ko na may mga sinishare po akong insecticide, na una rin po na maganda po siya, epektibo. Dahil po sa katagalan, sa lagi ko po siyang ginagamit, yun na po, nagkakaroon na po ng immune yung mga insekto. Kaya nagpalit po ako ng iba. So dito po, mga ka-farmers, no, share ko po sa inyo kung ano po itong lason. So tipid po siya, bali 30 ml lang po ito, sa isang knapsack sprayer, sa 16 liters po na knapsack sprayer. Kada spray po natin 30 ml. At pag nag-spray po tayo, mga ka-farmers, na siguraduhin po natin na matatamaan po yung ilalim ng dahon. So pag nag-spray tayo, tutok po natin sa ibaba ng kanyang dahon at sa itaas. So hindi naman po masyadong ibig sabihin na papaliguan. Yung tamang tapa lang po na nakatutok. So yung isa pang tips po, mga ka-farmers, no, gagamit po tayo ng nozzle ng sprayer na medyo payuko po. Huwag tayong gagamit ng nozzle na at diretso po siya, dahil mahirapan po tayo mag-spray kapag itututok po natin sa ilalim ng daon. Kasi yung nozzle po ng sprayer na ginagamit ko ay medyo payuko. Kahit baliktarin ko po, sisimulan mag-spray sa baba at pataas, talagang sigurado pong matatamaan yung ibaba ng itong dahon ng ating talong. So dito, mga ka-farmers, no, bago ko po ipakita sa inyo itong sinasabi ko pong insecticide. So hindi po ako nagpo-promote ng insecticide na ito o na mayroon, hindi, wala po akong natatanggap na bayad dahil po sa baka sabihin nyo po pinopromote. Hindi po, ito po ay aking sinishare lang po ang aking mga natututunan at aking nalalaman. Galing na rin po ito, mga ka-farmers, sa kapwa ko farmers na nagtuturo sa akin. Yung nga kanina nabanggit ko si Sir Noel Duque, siya po ang nagturo nito sa akin na subukan ko daw at talagang napaka-epektibo. Kaya dito, mga ka-farmers, no, isi-share ko po sa inyo. So ayan, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell
At mag-like na rin po para lagi ko po kayong ma-update dito sa mga videos na ginagawa ko sa aking gulayan, lalong-lalo na po dito sa Talungan. So ito po mga ka-farmers, no, produkto ito ng BASF. So meron po itong active ingredient na chlorofenifer. So ayan, pasensya na po mga ka-farmers sa pag-pronounce ko kung tama po o mali. So bali, papakita ko lang po sa inyo ang kanyang itsura. Ito po ay yellow label po siya mga ka-farmers, at medyo, yun nga, ulitin ko po, medyo meron po siyang kamahalan. So ito po siya mga ka-farmers, oh, ang sinasabi ko po. So yung pinaka-preliminary target niya po ay si Trips. Ayan, meron po siyang pangalan na si Kotitso. So ayan, medyo ano lang po sa camera. So ayan, ulitin ko po mga farmers, hindi ko po ito ipinopromote, at sinishare ko lang po ito para po naman makatulong din po ako sa mga kapwa ko farmers na nahihirapan po sa ganitong insekto. Ayan. So ayan mga farmers, kung napapansin nyo, yan po ang kanyang active ingredient. So ayan, yung ginagamitan po nito, garbage, potato at banana. So yan po mga farmers, strips. At dito po ako sumusunod sa flowering trips. Ito po 20 to 30 ml. So kung masyado na po kayo, gusto nyo pong tipirin mga ka-farmers, pwede naman po kayo magtimpla ng 20 ml kada napsak sprayer. Pero ako mga ka-farmers, no, kasi gusto ko talaga na mapuksa kagad, kaya yung ginawa ko ay 30 ml. So okay naman po siya. So ito po ay matapang po talaga siya mga ka-farmers. So kailangan mo ingat lang po tayo sa paggamit sa ng ganitong lason. So ito po mga ka-farmers, no, pwede po natin ito mabibili sa mga sabayan po natin sa Agri Supply, o kung wala naman po ka sa inyong bayan sa Agri Supply, so pwede po natin ayan i-search sa Shopee at doon po tayo mag-order. Dahil nung una po doon na rin po ako nag-order at doon na po ako nakabili. So nung huli, pumunta po ako sa kabilang bayan namin at doon na rin po ako nakabili ng ganitong lason. So yun lang po mga ka-farmers, no, yun lang po ang aking may share sa ngayong video na to. Dahil yan lang po ang aking ginagamit. So ito po mga ka-farmers, no, ready to harvest na po itong aking talong. Ayan, mapapansin nyo po, talagang ay, naging malabo yung camera ko. So yan po mga ka-farmers, no. Ayan. Maganda po yung kanyang mga bunga at makikinis po siya. So yun nga sinasabi ko, kapag nagkakaroon na po tayo ng trips, talagang magkakaroon po yan ng mga gasgas. Ayan po. Hindi po kasi pansin yung bunga ng aking talong dito dahil po sa kanyang mga dahon, talagang napakataba. Yan po mga farmers, so. Ayan. Malalaki po yung kanyang mga bunga. Ayan. Bali hanggang dito na lang po mga ka-farmers, no. At so ulitin ko po ulit, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po dito sa in channel. God bless po, at happy farming.